Everyone, so welcome back to my channel. So today nakapajama lang tayo, and ang video na to is tungkol sa pag-move on ko. Kasi exactly 1 year today, sana yung flight ko last year, ngayong date na to, March 28, ito sana yung flight ko noon sa Pinas. So may tatlo akong malita, yung malaki, lahat ng mga damit ko at sapatos nandyan. Kasi may 6 weeks akong bakasyon papuntang Pilipinas, sana last year. Tapos ito naman, yung medium, doon ko nilalagay yung lahat ng pasalubong ko. Tapos dito naman, ito si maliit, parang mga personal na gamit ko na kailanganin ko. Yung mga alam niyo na yun, yung mga accessories or mga, you know, kung ano-ano lang yung maisip natin na ilagay dyan. Basta damit, sapatos, tapos dyan, pasalubong. Yung pasalubong ko naman, na ipadala ko na siya, napabox ko na yun, nagamit na yun, or nakain na yun, lahat. Tapos yung, ayan, yung si Malaki, na-unpack ko na rin, kasi mga sapatos ko at damit yun, di ba? Dito naman, hindi ko pa siya na-unpack, kasi hindi ako makamove on. Sabi ko noon, yung flight namin is March, sana. Sabi ko, okay, baka June, okay na. Baka wala na yung si COVID. Pero, well, hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Kasi noon, ang flight namin, 2 weeks before ng flight namin, nag-lockdown na dito sa Montreal. So, ayun. So, sabi ko, few months lang yan, aalis na yung si COVID. Pero, dumating yung September, sabi ko, September tayo uwi. So, hindi ko siya in-unpack kasi uwi ako September. Tapos, nag-September na, wala pa rin. So, palagi akong umaasa. Sabi ko, okay, December. Tapos, nung December, mas lumala pa. Tapos, nung December, sabi ko, ay, wala nang pag-asa. Tapos, sabi ko, oh, baka March ulit yung flight namin. So, hindi ko talaga siya in-unpack kasi umaasa talaga ako. So, yun, March na ngayon. 1 year na, wala pa rin, andito pa rin si COVID, at mas parang medyo dumami na naman yung cases namin dito, parang last week nag 1,000 kami a day, parang ganun. So wala talaga siyang pag-asa, so kailangan ko na talaga siyang mag-move on, kailangan ko na siyang i-unpacked, ganun siya. Wala tayong magagawa, so unpacking na this. So ito na siya guys, yung hand carry ko. I-unpack ko na siya kasi mag-move on na ako, di ba? So, tingnan natin kung ano yung mga nilagay ko dito noon. Eh, hindi ko talaga siya kinuha. Alam ko may mga kailangan ako dito, pero hindi ko siya binuksan, hindi ko siya kinuha kasi nga gusto kong umuwi talaga. So, we'll see. So, eto, binuksan ko yung bintana na medyo malamig. So, ito na siya. Bubuksan na natin siya. Unahin ko muna yung section na dito. Kung ano yung mga nilalagay ko dito. Ito. Para to sa, ano, diba? Ito. Pero hindi ko siya nilalagay ng ganyan. Kasi minsan, natutulog akong ganyan. Pagkagising ko, sakit, sakit ng ano ko. Ano tawag dito? Nape ba yun? O yun? Ginaganito ko siya. Ito yung, yan yung paggamit ko. Okay, next, na nandito, ito, yung belt bag, na, gusto ko siya yung kulay niya, tapos nakita ko siya sa Miniso. Alam niyo yung Miniso? Japanese yun, di ba? So, nakita ko siya, $199 lang siya. So, maganda siya pag wala kang bulsa at may phone ka. So, lalagyan siya ng phone. So, pwede lang siyang ma-stretch ng ganyan. So, kasha dito yung phone. So, yan yung nilagay ko dito. At saka medias. Nilalagay ko na dyan sa ziplock kasi madali mo siyang ma-recognize pag may ziplock, diba? At saka mga bago to. So, may shortage ako ngayon sa medias. So, gagamitin ko na to. Kailangan ko nang mag-move on. At saka, ito siya. May isa akong, ano, isang bra para yan sa in case of emergency, di ba, na madelay yung flight mo. At saka marami, lahat ng underwear ko nandito. Oo, alam ko, colorful yung underwear. Ayan. So, andyan. Parang 15 pieces na underwear to. At saka isang bra lang. Yun. So, yun siya ang nakalagay dyan sa section na yan. Ayan. So, tapos na tayo doon. Tapos ito pala.
hindi naman to siya dapat nandito sa loob eh. Ito siya. Yung tag, bag, suitcase tag, tawag nito. Nalalagay mo yung pangalan mo at saka, yun know, address, telephone number. Nawala na kasi ako ng luggage noon. Pero hindi naman yata makatulong. Pero basta, alam niyo na yun, arte-arte lang to nalagyan ko. Ganun. So, lagay ko lang siya dyan kasi kakailanganin ko siya sa next trip ko. O, di ba, pag makauwi kayo ng Pinas. Okay. So, ditong section, ito siya. Meron akong perfume na kasi hindi ko siya binuksan. Itong perfume to, regalo ko sana sa ikakasal kong kapatid kasi ikakasal siya last year sana. Pero kinasal na siya sa West lang. Pero sa church, hihintayin niya ako kasi magmamarch siya si ate. Ganun. So, ito sana bigay ko. Tapos, ito, yung relo. Na, di ba, pag bagong kasal, kasi minsan, di ba, pag nag-picture-picture yung photographer, pinipicture niyo mga perfume, mga relo, mga belt, sapatos. So, bibigyan ko siya ng relo, perfume, at saka belt. Belt na Perry Ellis. Ano yun? Hindi ko alam kung sasabihin kasi hindi ko naman ginagamit. Yun, para naman, di ba, may ano siya, may belt chuchu. Ganun. Then, mostly naka-ziplock na siya dito. Hindi ko alam basta may cotton pads ako. Okay. At meron akong makeup remover na wipes. Kasi, di ba, sa Pilipinas kasi malagkit palagi. So, halimbawa, nag-ano kayo, umaalis kayo kung saan-saan. So, ito lang yun. Ano lang, pag malagkit na at maalik ka po. Ito yung gagamitin. So, meron ako niyan. Tapos, ito. Oy, bumili pa ako ng bagong Tylenol. Meron pala ako dito. Ito siya. Tylenol. Tapos yung Fisherman's Friend. Yung para sa sore throat. Meron din akong Tums para sa acid. Ano pa? Band-Aid. Ano kalagay dito? Ayan, yan lang. At saka ito. Ito yung breathe strips. So, ayan. So, gagamitin ko na to siya kasi baka ma-expire na. So, out. So, meron akong disposable na toothpicks. Alam nyo, pag umalis kasi kami ng mga kapatid ko, lagi kami nagsasabi, may toothpick ka. Ganon. Pagkatapos yung kumain. Kasi pagkatapos dun, di ba mag-picture-picture? So, kailangan nyo ito. Ganon. Okay. And then, ito, liquid. Ay, hindi. Meron akong hand cream, lipstick, eyeliner, mascara, at saka yung corrector. Nilagay ko na dyan sa sipla kasi yung iba dito is liquid. So, diba sa airport, dapat nakalagay na siya sa ziplock. So, hindi nakukuha ng ziplock doon. Ako na nag-provide. At saka ilalagay ko na dito para diretso na doon sa bin. Di ba? Pag nag, ano na yung sa airport. Yung mga ka-ekikan doon sa airport. Ganun. So, pwede ko na siyang gamitin. Okay, next. Ito rin. The ziplock na rin. Toothbrush. Mga, ano lang, lipstick. Lip balm, mga, you know, mga moisturizer. Nilagay ko na sa ziplock. Kasi kahit hindi liquid, para isang kuhaanan, lagay ko na doon lahat sa bin. Para, kasi minsan yung iba dyan nadidelayed sa kakapili kung saan yung liquid at saka ano yung ilalagay. Ayoko nang ganun. Kasi nagmamadali ako minsan at saka, you know, delayed flight. So, minsan, tatakbo ka talaga sa gate mo. Ang gate mo pa naman, hindi lang kasi nandito yan. Nandun pa yun isang kilometro. So, kailangan mong magmadali. Tapos, ito siya. Mga sunglasses lang to ang nandito. Oh, di ba? Pumunta ka sa kaarte-artehan. Ganon. Woo! Ganun yung eyeglasses ko na nandito. Kukunin ko na. Gagamitin ko ito nung magsasummer na dito sa amin. Hindi ko lang yan nagamit kasi hindi nga ako nakamove on noon, di ba? O, ayan. Minsan, gandang-ganda ka sa sarili pag may eyeglasses ka. Ay, eyeglasses. No, sunglasses, di ba? Hindi kasi minsan, di ba? Pag mainit talaga. Tapos ito. Ito siya. Bigay to ni asawa. Oh.
So, ayan. Ayan pa naman ito. Ayan siyang laman. And last, hindi to eyeglasses. Tama, sunglasses. Nilagyan ko ng mga ka-ek-ekan. Ganun, oh. Diba? Yung sing-sing ko nandyan. At saka yung ito. Yung mga kwintas ko, silver lahat. Hindi ako mahilig sa gold. Pero kung bigyan mo ko ng gold, tatanggapin ko syempre. Pero pag ako bibili, hindi. Ito. Ito din. Ang wedding ring ko. Nandyan. Nandyan siya. Diyos ko. Ano na nangyari? Oh, ayan. Basta nilagay ko sa kwintas. Ayan. Hindi ko na muna i-ano. Ay. Ay, sandali. Hindi ko na i-fix. Ayan siya yung laman. Actually, nung madelayed yung flights ko, hindi ko siya pinakialaman nga kasi gusto ko na talaga siyang ano, sabi ko, ay, matapos na to, ganito, so, ganyan. So, meron dito mga snacks, mga peanuts, mga kung ano-ano. Yung snacks lang yung kinuha ko. Kasi habang naghihintay ako noon ng ano, kung matatapos na ba yun, akala ko kasi magstay lang yung si COVID sa Wuhan noon. Na noon meron dito isang case, sa Pinas merong isa, sa US merong tatlo. Ganun lang yun. So, akala ko hindi talaga siya mag-spread. So, yun, kina-count ko talaga yung months. Oh, after 3 months, wala na yan. So, habang nag-wait ako nung kinuha ko dito yung snacks at kinain ko na. Pero itong mga gamit ko, hindi ko talaga siya kinuha. So, yun yung laman ng hand carry ko. Kahit umalis ako, yan lagi yung laman ng mga hand carry ko. Tapos, nilagay lang ako dyan ng konting snacks. And also, yung nilalagay ko dito, yung a day before ng flight namin is maglalagay ko ng isang jogger or isang pants, isang t-shirt, and yun, chinelas. So, just in case na ma-delay yung flights, yun yung gagamitin ko. Kasi noon, na-delay na kami sa New York. Parang one day yun. Tapos, wala akong dalang extrang damit. So, buti na lang may underwear akong dala, pero extrang damit wala. So, feeling ko nung pagdating namin sa Maynila, parang kati-kati ng ano, buong katawan mo. So, wala pong virus noon. Pero, diba, may virus na nga, meron pang makati yung katawan mo. Diyos ko, Lordes. Kailangan mo na talagang mag-ingat ngayon. So, yun guys. So, ito na, mag-move on na ako sa hand carry ko. So, yung hand carry ko ngayon is empty na. So, thank you so much for watching.